Good morning everyone! Welcome back ulit dito sa ating channel, mga master. And today is Sunday, so meron tayong short ride. Typical short ride every Sunday. And ayan, andito na tayo sa C5 Pasig. So, papunta tayong Shell Pugon. And ito ang ano, ang challenge ngayong araw na to, dahil hindi ko alam kung ano ang status ngayon ng tawag nito. ECQ pa ba? Wala akong idea kung ECQ pa. Hindi ko alam kung ECQ. So, although ano naman, wala namang problema kung extended pa yung ECQ, meron naman tayong papers. So, ayan, nandito na tayo sa C5. Ayan, ang napapansin ko dito, walang masyadong mga sasakyan na kasabay. So, meron tayong mga kasama, mga tropa, kaya lang, as usual, ang hari niya magsigising, ang usapan nga alas 4, wala pang nag-message sa GC. So, alam po na yan, baka mga alas 7 na yan, magsisigising. Kaya, hindi na natin sila hihintayin, bahala sila. Magkita na lang sa mata. Sayang oras natin dyan kapag ano, inintay natin sila. Okay, so we're here right now at C5 Pasig. Ayan, so excited ako ngayong araw na to dahil ngayon lang tayo ulit makakapag-motor. Almost 1 week din tayong walang ride. Medyo tumitigas na yung mga kasukasuhan natin. Nahirapan ang bumangking. So, stay tuned lang kayo, mga master. 29,000 subscribers strong na tayo, mga master. And dahil marami na kayo, hindi ko na-expect na naaabot tayo sa ganyan. Wala sa isip ko na aabot tayo ng 29,000 subscribers, mga master. Basta ako, ang iniisip ko lang, gumawa lang ng content para may mapanood yung mga magsasubscribe sa atin o kahit man hindi subscribers. So yun, maraming salamat sa suporta nyo lahat. Kung hindi dahil sa inyo, wala na tayo dito. Talagang kayong dahilan bakit tayo laging nagko-content at laging gumagawa ng mga content. So ayan, tuloy-tuloy lang tayo ngayon, mga master. And wala na ang atrasan to. Dati, subok-subok lang eh. Ngayon, andyan na. So, tuloy-tuloy lang tayo. And, asahan nyo, marami pa tayo mga pagsasamahang mga content. So, yun. And, marami pa ako mga plano rito sa channel natin. Kaya naman, stay tuned lang kayo lagi. And, maraming salamat talaga sa inyong lahat. So talagang pag may ride, talagang napakaaga natin lagi. Hindi talaga ako nagpapahuli pag merong ganitong ride. Kasi nga, ito lang yung oras natin sa week na makakahawak ng motor. So kaya sinasamantala ko na. Mas maaga, mas maganda para mas na-enjoy natin. And sabi ko nga, with or without kasama, tutuloy tayo. Literal eh. Mas maganda yung walang kasama kasi pwede kang tumigil kahit saan. Kahit anong gawin mo, pwede. Unlike pag may kasama ka. Hindi pwede yung titigil ka na lang kung saan-saan. O kung ano-ano gagawin mo. So, yun yung advantage kapag solo. Ang disadvantage naman kapag solo, kapag nasiraan ka naman o may emergency. So,
yun naman ang disadvantage nun. Kaya dun sa mga riders, lalo na sa mga baguhan, kung hindi nyo pa masyadong kabisado yung pupuntahan nyo and wala pa kayong masyadong alam sa motor nyo, I suggest don't go solo kasi medyo ano, medyo risky din pag solo. Medyo mahirap din, lalo na kapag nasiraan ka, walang tutulong sa'yo. Not unless na alam mo kung ano yung gagawin mo. So, yun na lang. And yun ang napaka-importante kapag ano, kapag solo ka, kailangan ano, laging condition yung motor mo, lagi kang handa sa lahat ng oras. Dapat ano, handang-handang-handa ka talaga. Unlike pag marami kayo, ayan, hindi ka kakabakaba kasi kahit na masiraan ka, merong mga rescue agad, may mga tutulong agad sa iyo. Yun ang advantage ng solo at saka may mga kasama. So ngayon, kung bago ka pa lang, I suggest huwag ka munang magsosolo sa ride. Kasi ano, lubhang napaka-delikado mga master. Ako dati, nung nag-umpisa pa lang ako mag-ride, ano talaga, kasama talaga ako sa mga grupo na ano, na mga riders. In short, Pops Day nga kami dati. Eh, yun eh, nung time na nag-gain ako ng knowledge at saka experience sa, ano, sa kalsada. Although, matagal na akong nagmumotor, pero yung ride-ride noon, eh, hindi ko pa, ano, hindi ko pa alam. So, kaya ang ginawa ko, sumali ako sa grupo para magkaroon ng guidance kahit pa paano. So, yun na nga, nakatulong sa akin yung pagsali sa mga grupo. Pag may ride, lalo na hindi ko alam yung lugar, napupuntahan namin. At the same time, nag-enjoy ako dahil nga syempre, bago sa akin yung lugar, kaya ayun. So, yun ang ano, yun ang magkagandahan kapag naka group ride. So, labas natin yung ID natin para wala nang tanong-tanong. Ayan, nandito na tayo sa may ano, sa may Marcos Highway. So, going back doon sa usapan natin, ayun nga, napakaganda kapag ano, kapag may group ride ka. Grupo, lalo na kapag nag-uumpisa ka pa lang. Kasi sila yung mag-guide sa'yo sa lahat ng pupuntahan nyo. Ayan, sa motor, sa mga sira-sira. Kasi syempre, meron dyan mga kagrupong mekaniko. So, yun, makakatulong sa inyo. So yun, nasa sa'yo na yan kung pagtumagal ka na sa mga grupo-grupo, kung gusto mong mag-solo kagaya ko. Pero not necessarily naman na mag-solo ka eh, hindi mo na sila papansinin lahat. Mag-solo ka lang kasi nga trip mo, di ba? Gusto mo. Kasi minsan kapag grupo din, bumabagal na rin yung biyahe. Yun yung ano, yun yung hindi ko gusto sa group ride. Lalo na kapag ano na, biyahe na ang tagal, grabe, sobra. Pakatagal. Kasi ang dami nga, yung iba syempre naghihintayan, naghihintay pa yung mga baguhan, may mga abirya. Ayan, nandiyan lahat dyan. Kaya ano, medyo matagal talaga pag group ride. Pero kung gusto mo lang mag-enjoy talaga, eh di ano, why not? Eto na, may checkpoint dito. Ayan. Di naman, okay naman. Hoy, wala namang ano. Paano naman, maluwag naman ang checkpoint. Napakaluwag. And dahil sobrang aga natin, ano pa lang, 4
457 to be exact nang nakalusot tayo sa checkpoint. May iban tayo pero hindi pa sila namamara. So dahil dyan, dire-diretso na tayo ng Shell Pugon. Shell Boso Boso. Doon na tayo maghihintay ng saglit sa kanila at magkakape-kape. Ayan, so going back doon sa usapan natin, yun nga. So grupo over solo. So mayroong disadvantage at saka advantage ang bawat isa. It's for you to explore na lang para at least kahit paano ma-experience mo din. Pero ako kasi na-experience ko na yan. Ang sarap pag ano eh, pag solo lang eh, dahil wala lang, parang hawak mo lahat ng ano mo, ng oras mo, ng decision mo, walang kukontra. So yun yung ano, yun yung advantage. So nakapag North Loop ako, malalayong lugar ng mag-isa lang, Bicol, Ilocos Norte hanggang Apari. Ayan, it's solo ride lang. Wala naman ako naging problema. Basta make sure na condition yung motor mo, and syempre meron kang budget. Yun lang naman yung ano dyan, napaka-importante.